Magandang gabi sa inyo mga kapwa ko Katoliko at mga kaibigan, kapatid kay Kristo. Ako muli ito ang inyong kapatid na si Brother Hams Kiray upang magbigay sa inyo ng isang apologetics. Ngayong gabi po ay ating sasagutin yung napaka-illogical at napaka-irresponsableng argument na ginagamit ng mga kapatid natin at kaibigan ng mga Unitarians gaya ng mga INC at JW patungkol doon sa pre-existence ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kasi sila naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, kaya gagawin nila ang lahat upang ma-deny lamang ito. At isa na sa kanilang i-deny ay ang kaniyang pag-iral bago siya magkatawang tao, at ang kanyang pag-iral bago pa likhain itong ating mundo. Okay. Ngayon, matagal ko nang nakakadebate o let's say nakakasagupa sa mga diskusyon itong si Mr. Ferdsman Lapas kasama yung kanyang mga kasamang mga diakono ng INC na mga defenders ko, no? At napaka-illogical nung kanilang mga argumento. Kagaya na lamang sa John chapter 1 verse 1, ang sabi nila ay hindi daw si Jesus Christ yung word doon. Lahat itatanggi nila basta mapabulaanan lamang yung kanilang yung ating turo at maipagdiinan yung kanilang maling paninindigan. Kaya kanina nagulat ako at natuwa kasi meron na namang bagong post sa Facebook itong si Mr. Ferdsman Lapas na isang defender ng Iglesia ni Cristo. Patungkol naman ngayon ito doon sa talata ng 1 Peter chapter 1 verse 20, no? At saka John chapter 1 verse 1 na ang sabi doon, yung daw ating Panginoong Hesukristo bago siya maging let's say Kristo ay hindi pa siya Kristo. Ayan. Bago siya maging Kristo, bago siya ipanganak ni Maria, bago siya maging tao dito sa lupa ay wala pa siyang pag-iral, wala pa siyang kalagayan or state, kumbaga. Para sa kanila, yun daw ating Panginoong Hesukristo ay isa lamang idea. Isang idea, isang panukala, isang banaag, isang divine thought, etc. Ganito po yung kaniyang sinabi sa kaniyang post. Ito. Ito ang sagot ko sa iyo, Mr. Leo Concha, na isang Katolik. Ang sabi dito ni Mr. Ferdsman Lapas, nasaan na si Kristo bago siya ipanganak ni Mama Mary? Yun yung tanong sa kanya. Ganito naman ang sagot ng INC. Si Kristo, nasa isip pa lang siya ng Diyos noon, o salita o panukala. Ayan, si Kristo, nasa isip pa lang daw siya ng Diyos noon, isang salita o isa lamang panukala. No? At saka sinitas niya yung nakasulat dito sa unang Pedro, ang talata ay 1, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 20, na ganito po ang ating mababasa. Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Ang ginagamit po nilang salin dito ay isa pong saling Katoliko ni Padre Juan Trinidad, para let's say maging intense ganon, na isang paring Katoliko, isang Katoliko yung nagsalin, nagsulat ng Biblia na ito, ibig sabihin paniwalaan nyo yung sinasabi niya. Pero sorry to say, no, ang sabi ulit dito ni Mr. Ferdsman Lapas, wala pa ang mismong Kristo, hindi pa ipinanganak ni Maria, hehehe. Asan na ang common sense mo? Nasa paa mo? Hehehe, nagsimula na maging eksistido ang tao kapag ipinanganak na. Nagsisimula na mag-exist ang isang tao pag ipinanganak na. Ang sabi pa nung nag-comment dito, si Kristo, naging Kristo lang siya nung lumabas siya sa pekpek ni Maria. Tignan niyo po gano'ng kabastos yung mga nagko-comment, yung mga kapwa nila. Nasa paa mo, sabi niya. Si Kristo, real talk yan, sabi niya, real talk daw na ang tao nagsisimula kapag ipinanganak na. Si Kristo ay maliwanag na totoong tao. Sinitas niya ang Juan 8
40 or John 8:40 dahil sabi niya aminado siya. Kaya nang ipanganak siya, dun lang nagkaroon ng Kristo. At saka sinintas niya yung Galatia chapter 4 verse 4. Now, putulin muna natin dito sa kanyang argument. Una, sasagutin muna natin kung yung mga pakahuluganan nga ba ni Mr. Ferds Manlapas at saka mga kapwa niya defender ng INC ay may sense or may logic, no? First, ginamit niya itong talata ng unang Pedro 1:20 para sabihin na si Jesus Christ ay nasa isip ng Diyos, isang panukala, isang divine thought, isang salita. Kaya sabi niya dito, nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayon huling panahon dahil sa inyo. Wala naman tayong tutol dito na si Kristo ay nasa isip na siya ng Diyos. Ang tanong, yun bang nasa isip ng Diyos na Kristo na yon? Pumapatungkol ba yun sa isang bagay na iniisip ng Diyos na mangyayari sa hinaharap o si Kristo ay literal na nasa isip ng Diyos? Ito ngayon yung ating katanungan. Now, para maunawaan natin ang konteksto ng kanyang binasa doon sa 1 Peter chapter 1 verse 20 ay babasahin ko po dito sa isa pang salin ng Biblia na parehong isinalin ng mga Katoliko at mga Protestante. Ito po ay ang Magandang Balita Biblia. Pakinggan po niyo yung kanyang sinasabi para malaman natin ano ba ang ibig sabihin nung sinasabi doon sa salin ni Juan Trinidad na si Jesus Christ ay nasa isip pa lang ng Diyos bago lalangin ang daigdig. Ganito po ang ating mababasa dito. 1 Peter chapter 1 verse 20, Magandang Balita Biblia. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Ano ang sabi? Pinili na si Kristo bago palikhain ng daigdig para sa gawaing ito. So, ano ba yung gawain na sinasabi dito ni Apostol Pedro? Iyon po ay yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi bago palikhain ng Diyos ang mundo, alam na niya na ang tao ay magkakasala at alam na niya na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayong lahat, no? So maliwanag yung sinasabi dito. Ang sabi sa English, foreknown, no? Foreknown. He was foreknown before the world. Ibig sabihin, si Jesus Christ, nasa isip na siya ng Diyos doon, hindi bilang isang panukala lang, hindi bilang isang salita or idea lang. Nasa isip na siya ng Diyos noon sa plano na iligtas ang sanglibutan. Alam na ng Diyos na magkakasala tayong mga tao at ililigtas tayo ng kanyang buhay din. Kaya, bago palalangin ang daigdig, alam na ng Diyos, nasa isip na niya si Kristo. Halimbawa ganito, bago ko pa gawin yung bahay, ay nasa isip ko na yung aking kasama. Nasa isip ko na siya na dyan kami titira. Pero yung kasama ko, umiiral na siya. Kasi ang gustong palabasin dito ng mga INC, porque sinabing nasa isip na siya ng Diyos, ang kalagayan ni Kristo ay idea pa lamang. At kapag si Kristo ay isang idea pa lamang, ibig sabihin ay hindi siya isang Diyos. So mamaya, ating aalamin ano nga ba ang kalagayan ni Jesus Christ bago siya ipanganak ni Maria. O ano si Jesus Christ? Sige, pwede nyo pong i-comment dyan yung inyong sagot sa question. Bago ipanganak si Jesus Christ at maging tao, ano siya noon? Okay, ano siya noon? Isa ba siyang smoke? Isa ba siyang light? Isa ba siyang spirit? Isa ba siyang ano, something? Pwede nyo pong i-comment dyan. Pwede din po kayo dyan maglagay ng inyong mga katanungan patungkol sa mga gusto ninyong masagot, connected man dito sa topic or hindi, at sasagutin ko po yan
sa lahat ng aking makakaya. Now, since sinabi dito na nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig, ay alamin muna natin kung ano ba si Kristo bago lalangin ang daigdig. Ano ba yung kanyang naging kontribusyon? Ano ba yung ginagawa ni Kristo bago lalangin ang daigdig? Para maintindihan natin yung isa pang konteksto. Ah, kanina tapos na tayo dun sa konteksto ng pagliligtas. Ano pa yung isang konteksto kung bakit si Kristo ay sinabing nasa isip na siya ng Diyos bago lalangin ang daigdig? Gusto ko pong basahin sa inyo muna itong account ng paggawa ng buong daigdig dito po sa Genesis, no? Babasahin ko po sa inyo. I-take note nyo po ito at pakinggang mabuti. Ito po ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. At kapag pa-fast forward po natin doon sa 26 ang sabi po ng Diyos dito ganito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin plural ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ayun po. So, dito po sa account ng Genesis, dun sa account ng creation, meron po tayong tatlong bagay na makikita bago likhain ang daigdig. First, ang Diyos, ang Ama. Pangalawa, ay yung Espiritu ng Diyos na gumagalaw sa ibabaw ng tubig, yun po yung Holy Spirit. At saka, yung salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos. Ngayon, sino po itong salita ng Diyos na kasama niya noong likhain ang daigdig? Sino itong word o salita ng Diyos noong pasimula? Ganito po ang sinasabi dito po sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata ay 1 at ang talata ay 1. Ganito po ang ating mababasa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. At ano po ang sabi patungkol sa salita? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Yun pala yun. So, maliwanag po sa Genesis chapter 1 na kasama ng Diyos ang salita. Nung pasimula, meron na yung salita ng Diyos. At maliwanag po dito sa John chapter 1 verse 1 to 3 that God has already with Him His Word, and through this Word, nalikha ang buong sanglibutan. That's why, dito po sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16, no? At ganito po ang ating mababasa. Connected din po ito doon po sa binasa natin patungkol po doon sa ating salita ng Diyos. Ganito ang sabi. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Take note din po dito ang sabi.
Si Kristo ang panganay sa lahat ng nilikha at unang anak, no? Ibig sabihin, ginagamit din to ng mga INC para sabihin na si Kristo ay nilikha lang at hindi Diyos. Pero mamaya, sasagutin natin yan para malaman natin anong ba yung ibig sabihin ng prototokos na tinatawag. Sapagkat sa pamamagitan niya, sapagkat pala sa pamamagitan ni Kristo, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay, so siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Okay, now, clear, no? Nasa isip na siya ng Diyos bago palikhain ang sanglibutan, una, sa gawaing pagliligtas at ikalawa, sa gawaing paglilikha. Okay, kaya napatunayan natin na si Jesus Christ ay kasama na ng Diyos, meron na siya nung pasimula kasi sa Kanya nalikha ang lahat ng bagay. Now, ano ang patutuo dito ng mismong Diyos Ama? Okay, so mga INC, makinig kayo. Ang ating tatanungin ngayon, yung mismong Diyos na nasa langit, yung Diyos Ama, ano ba ang sinasabi niya patungkol sa pre-existence ni Jesus Christ o ng Kanyang anak? Pakinggan nyo. Ganito ang sinasabi dito sa aklat ng mga Hebreyo, ang kabanata ay 1, ang talata ay 8 at 10. Ganito ang sabi. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay likhain mo ang sanglibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Kaya pala sinabi na nasa isip na siya ng Diyos noong pasimula kasi si Kristo pala co-creator din na kasama ng Ama. Okay. Pero higit pa dyan, no? Bakit sinabi ulit na si Kristo ay nasa isip ng Diyos? Nasa isip ng Diyos. Kapag ba sinabi po natin na nasa isip, ano po ang ibig sabihin nun? Kapag nasa isip, ibig sabihin karunungan, okay? Kasi si Kristo po ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Ganito po ang sinasabi dito sa Unang Korinto, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 24. Pakinggan po natin. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Take it into logic, no? Kung si Kristo pala ay ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, natural na si Kristo ay nasa isip ng Diyos bago palikhain ang daigdig. Bago. Take note sa salitang bago. Nasa isip na siya bago likhain ang daigdig kasi siya ang karunungan ng Diyos na ginamit niya ayon sa John chapter 1 verse 3 at sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17 sa paglikha ng mundo. Paano ang Diyos makakalikha ng mga napakagandang bagay kung wala siyang karunungan? Paanong ang Diyos ay makakalikha kung wala siyang kapangyarihan? So, sinabi doon na lahat ng bagay ay nilikha patungkol kay Kristo at kung wala siya ay wala ding nalikha. Kasi kung wala si Kristo, wala ding karunungan at wala ding kapangyarihan. Yan po ang konteksto ng sinasabi noon. Now, ang sabi ng mga kaibigan natin sa INC ay ito daw si Kristo, ayon daw sa John 1:1, yung salitang word daw doon ay hindi daw Diyos. Sapagkat noong tinignan natin doon sa meaning ng salitang word, doon sa interlinear, mababasa natin yung salitang logos.
At yung salitang logos to indicate the word in English o salita o verbo sa Tagalog ay may definition na isang idea, isang banaag o isang salita. Well, wala pong problema yan. Wala pong problema kung si Jesus Christ ay isang plano, isang banaag o isang salita, kasi yan lang po yung ibig sabihin ng salitang logos. Pero yung salitang logos na iyon ay maliwanag na Diyos at yun ay pumapatungkol kay Kristo. Okay, now, bago ba magkatawang tao si Kristo, ano ang kanyang kalagayan? Ito na ngayon yung pag-uusapan natin. First, basahin po muna ulit natin yung nakasulat doon sa John chapter 1 verse 1, no? Babasahin po natin yung nakasulat doon. Take note po, ang pinag-uusapan po natin dito is kalagayan, state. Meron pong dalawang kalagayan na involved dito. Una ay ang kalagayang espiritu at pangalawa ay ang kalagayang tao. Human nature and divine nature, human state and the spirit as a state. Yan po, kalagayan, hindi nature. Ganito po ang sabi sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At kapag ipinas forward po natin doon sa verse 14, ganito po ang sabi. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Fast forward ulit dito po sa verse 18. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Yung salita palang Diyos na binabanggit o yung logos doon sa John 1:1 ay nagkatawang tao. Eh sino po ba itong nagkatawang tao ayon sa Biblia? Ganito po ang ating mababasa dito po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang kabanata ay 2 at ang talata ay 5. Ganito po ang ating mababasa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At uunahin na po natin, wala din po tayong problema na si Kristo ay nagkatawang tao. Gaya ng sinabi kanina ni Ferdsman Lapas doon sa John 8:40, kasi inamin daw ni Jesus Christ na siya ay tao. Tama naman, kasi si Jesus Christ ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya nung nagsasalita siya dito sa mundo, siya ay natural na sasabihing tao siya sapagkat siya ay nasa anyong tao na nakikita ng mga tao. Pero, i-rundown lang po natin, kahit po si Jesus Christ ay tao, siya po ay Diyos. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Colossians chapter 1, chapter 1 verse 19, para maunawaan nila yung kanilang sinasabi. Ito po ang ating Colossians chapter 1 verse 19. Ganito po yung ating mababasa. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Now, minarapat daw ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan, kalikasan naman ngayon, nature. Yun ay divine nature o pagka-Diyos, ay manatili sa anak. And in chapter 2, verse 9, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. So wala tayong problema ngayon dun sa argument na sinabi ni Mr. Ferdsman Lapas kanina, na si Jesus Christ ay
tao. Kasi siya ay tunay na tao, ngunit tayo din naman ay naniniwala na siya ay tunay na Diyos. Okay. Now, dito na ulit tayo doon sa paulit-ulit na tanong natin kanina. Ano ang kalagayan ni Jesus Christ? Ano si Jesus Christ bago siya maging tao? Yun yung question ngayon. Ano siya bago siya pumasok dito sa mundo at magkatawang tao? Ito po ang sinasabi sa atin dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kabanata ay 15 at ang talata ay 47 muna. Ang sabi dito, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Yung sinasabi po dito na pangalawang Adan or second Adam ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kapag itataas natin ng konti doon po sa verse 45, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, ganito po ang sinasabi patungkol sa pangalawang Adan na si Jesus Christ. Ganito po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao daw pala, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, sino ang huling Adan? Siya po yung pangalawang Adan, si Jesus Christ, ay espiritong nagbibigay buhay. Espiritong nagbibigay buhay pala yung pangalawang Adan o yung si Jesus Christ. Okay, so maliwanag po na dito sa Biblia, ang nagbibigay buhay ay si Jesus Christ. Ano ang sabi? I am the resurrection and the life. Yun yung sabi ni Jesus Christ. Ako din ang tinapay na nagbibigay buhay. Yun ang sabi ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya maging tao, ay isang espirito. Now, ano yung patunay natin na sa Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo ay meron ng pre-existence, no? Mababasa po iyan dito. Pero, babasahin ko po muna yung continuation ng sinasabing argumento nung kaibigan nating INC. Ganito po yung kanyang sinasabi. Ito. Ginamit mo ang Juan 8:56 na ganito ang sinasabi. Natuwa ang iyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. May question, sabi nung INC. Ano raw ang nakita ni Abraham? Kristo ba mismo? E di sana nagkwentuhan sila at nagkamayan. Saan sa Biblia na napasulat na nagkwentuhan sila ni Abraham at nagkamayan? Ha ha ha. O ang nakita ni Abraham ay ang araw ng kaniyang pagdating at hindi si Kristo mismo? So, talatang ginamit mo, dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? May reply, sabi nung INC. Nagpapaniwala ka sa mga engot na mga Hudyo, kaya engot ka rin eh, ha ha ha. Ito tanong ng mga Hudyo, nakatunayang mga engot nga sila na katulad mo, ha ha ha. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? Yan ang tanong nila, ha ha ha. Yan ba ang sinabi ni Kristo sa mga Hudyo? Ito ang sinabi ni Kristo, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Saan dyan? Sinabi ni Kristo na nakita siya ni Abraham. Ha ha ha. Diba engot sila na katulad mo? Gamitin ang isip bro. Ha ha ha. E di engot din pala si Ferdsman Lapas at mga kapwa niya INCs kasi sila ang mga modern Hudyo ngayon. Binabaliktad pa nila yung mga kasamahan nilang Hudyo. Di po ba? So, maliwanag po dito ang sabi niya, kung nakita sana ni Abraham si Jesus Christ, gaya nung sinasabi mo, eh di nagkamayan sana sila, nagkwentuhan sana sila. Dito po, makikita po natin na napaka-illogical po ng logic ng mga defenders na ito. Napaka-illogical.
Eh, syempre, yung sinasabi doon na pre-existence ni Jesus Christ, tumutungkol yun sa Espiritu ni Jesus Christ. Hindi doon sa Jesus Christ na pwedeng kamayan kasi at kakwentuhan kasi meron siyang kamay, meron siyang bibig kasi siya ay isang espirito. Ayan, hindi sila nag-iisip ng logical. Tapos, nakita ni Abraham yung pagparito ni Jesus Christ kasi maliwanag na si Jesus Christ ay naitakda na na magliligtas sa atin. Tulad nung nasa 1 Peter chapter 1:20 at maliwanag iyon na katibayan na si Jesus Christ ay umiiral na bago likain ang daigdig. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa kanila, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Before Abraham was I am. Sino po ba yung I am na nasa Biblia? Walang iba po kundi ang Panginoong Diyos. Ginamit po ni Jesus Christ ang salitang I am, no? At sa kanas, napakaraming mga application niya sa I am na ginamit niya to indicate that He is indeed the new I am in the New Testament. Siya na ang Yahweh sa bagong sa New Testament. Siya na ang Lord sa New Testament at siya na ang Diyos nga na umiral bago pa likhain si Abraham at ang buong sanglibutan. Now, ang sabi dito ni Ferdsman Lapas, sabi niya, dito sa Galatians chapter 3 verse 16 at dito sa Galatians chapter 3 verse 16. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ, no, na siya ay I am bago si Abraham ay isa lamang itong hindi literal. Tama naman, hindi literal. Sapagkat si Jesus Christ daw umano ay apo ni Abraham, binhi ni Abraham. Wala naman po tayong tutol na si Jesus Christ ay binhi o apo ni Abraham. Pero ang ibig sabihin lang po nun sa tamang unawa, gaya ng sinasabi dito sa Mateo 1:1, 2 Timoteo 2:8 at dito sa Revelations 22 verse 16, si Jesus Christ ay magmumula sa angkan ni David. Yung kanya po kasing lineage, no? Yung linya, yung pinagmulan ni Jesus Christ, yung katawan niya, no? Si Jose, si Maria, sila po ay mga Hudyo. At si Abraham po ay isang Hudyo. Siya po ay isang ninuno. Siya ay ama ng mga Hudyo. Kaya yun po ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Wala po tayong pagtututol doon. Pero ang issue dito, whether si Jesus Christ ay meron ng pre-existence, meron na siyang kalagayan bago pa likhain ang daigdig. At kanina, sinabi nga po natin doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 at 47 that Jesus Christ as the second Adam is indeed has a state bago siya magkaroon ng human state. Siya po ay isa noong espiritu. Isa po siyang espiritu. Ano ang katunayan? Ano ang katunayan? Ito po ang aking babasahin sa inyong talata at nais ko po na inyo pong pakinggan itong mabuti upang ating pong magets na si Jesus Christ talaga ay meron na bago pa siya ipanganak ni Maria bilang isang tao, or that's before the incarnation. Dito po sa John chapter 12 verse 37 ay ganito po ang sinasabi, 37 to 41. Okay, pakinggan po natin. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isayas, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. And in chapter 41, ganito ang verse 41, ganito ang sinabi.
Sinabi ito ni Isayas, sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Okay, maliwanag. Nakita na daw ni Prophet Isaiah, based po ito doon sa Isaiah chapter 5, chapter 53 verse 1 at 6 verse 10. Maliwanag po pala na si Prophet Isaiah na namuhay ilang daang taon bago pa isilang si Jesus Christ ay nakita na niya yung kaluwalhatian ni Jesucristo at sinalita na ang patungkol kay Jesucristo. Paano makikita ni Prophet Isaiah ang kaluwalhatian or glory ni Jesus Christ kung si Jesus Christ ay isa palang let's say idea, kung si Jesus Christ ay wala pang kalagayan? Paano yun makikita ni Prophet Isaiah? Ini-ignore kasi nila ito. Now, tanungin natin ngayon si Jesus Christ mismo kung ano ang meron sa kanya bago pa likhain ang daigdig. Dito po sa John chapter 17 verse 5 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya Ama, ang nagsasalita po dito si Jesus Christ, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Ayun pala, sabi mismo ni Jesus Christ, kaya nga Ama, ipagkaloob mo sa akin ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig o bago pa ang daigdig ay naging gayon. Maliwanag. Meron na palang, let's say, glory. Meron na palang kaluwalhatian at kapangyarihan si Jesus Christ bago likhain ang daigdig. So, paanong nangyari yon kung wala siyang state? Paanong nangyari yon kung wala siyang kalagayan? Paanong si Jesus Christ ay hindi pala existing? Paanong si Jesus Christ ay hindi pala umiiral bago likhain ang daigdig? Imposible! Kasi kung hindi siya umiiral bago likhain ang daigdig, paano siya magkakaroon ngayon, according to John and Prophet Isaiah at kay Jesus Christ mismo, ng kaluwalhatian? Paano siya, according sa Ama, makakalikha ng mga bagay? Paano malilikha ang mga bagay sa pamamagitan ni Kristo kung hindi pa siya existido? Paano siya naging karunungan at kapangyarihan ng Diyos kung hindi pa siya umiiral? Iyon ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga kaibigan natin ito na sumasalaula dito sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Okay? So, ganun po yung mga argument niya dito. At saka sabi pa niya is that, ayun, ginamit niya yung Colossians chapter 1:15. Doon sa Colossians chapter 1:15, sinasabi po doon that Jesus Christ is the first in all firstborn and creation, no? Ganito yung sinasabi doon sa talata. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog ulit. Colossians chapter 1 verse 15. Ganito po ang ating mababasa, no? Para hindi tayo maligaw at para na rin maunawaan ng mga ito na sana ay maging bukas ang kanilang pag-iisip doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, sapagkat pala. Kaya pala sinabi dito na si Jesus Christ ang panganay sa lahat ng nilalang at siya ang pangunahin sa lahat ng nilikha at anak ng Diyos. Kasi sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Mga bagay na nakikita at hindi nakikita. So, ibig sabihin dito, no, siya pala yung prototokos. Kapag sinabi nating prototokos,
Hindi siya yung ibig sabihin na first, isa itong title na ibinibigay sa isang isang bagay. It's a, isa itong title to indicate something that has existence before all things. Parang ganun siya. Si Jesus Christ, binigay po sa kanya itong title na to, not to indicate na siya ang unang nilalang, kundi dahil sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Ulitin-ulit natin to. Sakyan natin yung argumento nila. Kung si Jesus Christ pala ang panganay sa lahat ng nilalang at siya ang firstborn of all creations, ibig sabihin, understood na nauna siya sa mga anghel, no? Kung nauna pala si Jesus Christ sa mga anghel, bakit ayaw tanggapin ng mga kapatid nating Unitarians gaya ng Iglesia ni Cristo at mga Jehovah's Witnesses na si Jesus Christ ay kasama ng Diyos bago palikain ang daigdig doon sa Genesis chapter 1 verse 26? Ang sinasabi nila, anghel. Eh malinaw, ang sabi dito, nilikha si Kristo at saka ayon sa kanilang reasoning, nilikha si Kristo bago ang lahat ng nilalang. Eh lahat ng anghel nilalang. So wala silang lusot doon sa mga anghel na yon. Kahit anong argumento ang puntahan nila. At kapag sinakyan naman natin ang argumento nila, dito po sa lupa mismo or daigdig, hindi din maaari na si Jesus Christ ay ang unang nilalang dito sa igdig. Bakit? Kasi pinanganak siya ni Maria, nauna sa kanya si Maria, at nauna sa kanya ang unang Adan at siya ang pangalawang Adan. So paano ngayon yun? Diba? So wala ulit ikalulusot yung kanilang mga maling katwiran at mga palusot. Okay? So, since napatunayan po natin ngayon, no? Since napatunayan po natin ngayon na si Jesus Christ ay meron ng kalagayan, ibig sabihin ay napatunayan din natin na si Jesus Christ ay siya yung word doon sa John 1:1 talaga na naging Diyos, ay na naging tao, at yung word na yon ay isang tunay na Diyos. At kung ang yung word na yon ay napatunayan natin isang tunay na Diyos, ibig sabihin talaga walang pagtatalo. Si Jesus Christ, kahit na siya ay tunay na tao, ay tunay ding Diyos. Ano ang patutuo po ng Biblia patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo? Unahin na po natin sa lumang tipan. Ganito po ang sinasabi sa atin ng isa sa pinakatanyag na propeta ng lumang tipan na si Propeta Isaias. Dito po sa Isaias 9:6 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At kapag pumunta din po tayo sa New Testament, ano po ang patutuo sa atin ng mga apostol at ng mga ebanghelista? Unahin na po natin si St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in 14, the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory. And in 18, walang nakakita sa Diyos kahit kailan, kundi ang bugtong na Diyos na siyang nagpakilala sa kanya. Ano, yan po ang kay Apostol Juan. Ano naman po ang pagpapakilala sa kanya ni Apostol Tomas? Ganito po ang sabi ni Apostol Tomas patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa talata ng Juan, dito po sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanata ay 20 at ang talata ay 28. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun po, dalawang apostol na po ang nagpapatunay, si Juan at si Tomas, na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at isa ng propeta. Dagdagan pa natin. Ganito naman po ang sinasabi sa atin ni Apostol Pedro. Dito po sa unang Pedro, no? Ikalawang Pedro, ang talata ay 1 at ang kabanata ay 1 at ang talata ay 1. Ganito ang sabi ni San Pedro. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na sinundan po ulit ni Apostol Pablo naman. Ganito naman ang patutuo ni Apostol Pablo patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo dito sa kanyang sulat kay Tito
ang kabanata ay 2 at ang talata ay 13. Ang sabi dito, habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik tagapagligtas na si Heso Kristo. Yun po ang patotoo. Pinatutunayan po ngayon ng mga propeta, pinatutunayan po ngayon ng mga apostol at ebanghelista na ang ating Panginoong Heso Kristo ay indeed isang tunay na Diyos. At para maging kompleto po ang lahat, ay tanungin na po natin mismo ang Ama kung ano ang kanyang sinasabi sa Panginoong Heso Kristo ng kanyang anak. Dito po sa Hebreo 1:8 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Sino po yung Diyos dito na tinatawag na nakaupo sa trono? Ganito po ang sinasabi dito sa Revelations chapter 7 verse 17. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Okay. So, ibig sabihin yung kordero pala doon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung korderong nakaupo sa trono at yung nakaupo sa trono ay tinawag na Diyos. At ngayon, ano ang kahalagaan para makilala natin ang tunay na Diyos ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Hesukristo na iyong sinugo. Ang makilala bilang tunay at iisang Diyos, ang Ama at si Hesukristo na isinugo ng Ama. Automatic, nandun na po sa kanila ang Espiritu Santo. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating maikling apologetics ngayong gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa inyo at nawa ay atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa mga katotohanan ng Biblia at sa turo ng ating simbahang Katolika. Bukas po ulit, either dito po or sa The Stronghold of the Catholic Faith o sa aking personal account, ay akin pong tatalakayin yung Once Save, Always Save at saka yung Faith Alone at saka yung Are You Save ng mga Protestante gaya ng mga Baptist at ng mga, let's say, born again. Bago ang lahat po ay binabati ko po lahat ng nagsipanood, si Ate Rachel, binabati ko din si let's say, Admin Jess na aming main admin, Admin Christian, Jatrick, Father Terdy ang aming spiritual director at saka lahat ng pare. Ngayong kapistahan ng patron saint ng mga pare na si St. John Mary Vianney. Gayun din ang aking kako-admin na si Admin Iya Pills or si Admin Ray. At saka si Brother Jedrick Jefferson Gonzalez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong kapatid, si Brother Admin Hamsky Ray. At God bless you all, mga kapatid.